Best nighttime routine para masarap ang tulog. Una, maghanap ng katabi. Char! Number 1, kumain ka 3 hours before your scheduled sleeping time. Number 2, don't eat too much and don't eat too little. Number 3, iwasan ang mga pagkain na nagpapataas ng cortisol. For number 1, alam ko mahirap yung maghintay ng 3 hours bago matulog. Kasi syempre, pagkatapos ng trabaho, halo-halo na yung nararamdaman mo. Pagod ka, gutom ka, at inaantok ka pa. Kaya ang usual scenario, pagka uwi mo, madami kang kinakain at umiinom ka ng matatamis dahil gusto mo i-reward yung sarili mo for all the hard work. At pagkatapos kumain, higa agad at tulog kasi nga pagod na pagod ka. Pero pag gising mo, parang hindi naman masarap yung tulog mo. Hirap ka pa bumangon at minsan sumasakit ang ulo. Bakit ganun? Pag sobra ka sa mga saturated fats, simple carbohydrates at sugar bago matulog, tumataas ang levels of cortisol mo. Ito ang ating stress hormone. Ang gusto natin para masarap ang tulog ay syempre dapat mababa ang levels of cortisol at ang dapat mataas ay ang melatonin, ang ating sleeping hormone. Kailangan mo ng 3 hours bago humiga to give your body enough time to digest the food kasi pag humiga ka agad, pwede ka magka-acid reflux. At mas pinapatagal mo yung digestion, meaning mas pinapatagal mo na mataas ang levels of cortisol. Pero Doc, nagugutom na kasi ako after 2 hours. I suggest you eat a healthy snack, light snack only to satisfy your hunger. I highly recommend grapes bilang bedtime snack kasi natural source ito ng melatonin. Ang problema, pag natulog kang busog, ay hindi nakukumpleto ng utak mo ang 4 stages of sleep. Kailangan makumpleto ang 4 stages na ito para ma-detox ang utak. Kung di mo talaga kaya maghintay ng 3 hours, pwede siguro kahit 1 hour and 30 minutes. Manood ka na lang ng isang movie or do something productive. Tapos, pag hihiga ka, humiga ka on your left side para yung laman ng sikmura ay bumababa sa bituka at hindi umaakyat sa esophagus. Importante rin yung amount of food and yung choice of food na kinakain. Huwag masyadong konti at huwag rin sobra. Pag masyadong busog o masyadong gutom, pangit ang quality of sleep. Avoid any food that is processed. Kung mag-rice ka, choose black, red, or brown rice. Pero kung white rice lang ang available, limit it to half a cup only. Ang white rice kasi mataas ang glycemic index. Ibig sabihin, mataas ang conversion nito into sugar after mo kainin. Pagdating naman sa iinumin, always choose water. Kung gusto mo ng tea, you can drink chamomile tea or lavender tea to help you relax. What about alak? Yung iba daw kasi pampatulog nila ang alak. Yes, maaaring makatulog ka agad dahil sa alak, pero hindi mo makukumpleto yung 4 stages of sleep na kailangan para ma-detox ang utak. Yung iba, pampatulog daw nila ang kape, and this depends on your genetics. Meron kasi yung iba na dahil sa genetics nila, hindi kumakapit ang caffeine sa dugo nila. Kaya walang epekto sa kanila ang kape. Number 4, iwasan ang social media 1 hour bago ka matulog. If gagamit ka ng social media, piliin mo ang content na relaxing para sa'yo. Ideally, dapat hindi ka nag-electronic gadgets bago matulog because of the blue light from the gadget. Blue light decreases melatonin. Pero kung hindi mo talaga mapigilin yung sarili mo mag-cellphone bago matulog, make sure na naka-on ang blue light filter sa phone mo para masiguro natin na high quality ang tulog mo. Search mo na lang sa Google kung paano gawin ito sa phone mo. At siguraduhin mo na hindi stressful ang content na pinapanood mo bago matulog. Ako personally, nanonood ako ng ASMR videos on my phone to help me relax before sleeping. Number 5, make sure na madilim sa kwarto. Dapat walang ilaw na nakasindi dahil isa sa mga nakakatulong magpataas ng levels of melatonin ay darkness. Pero alam ko ng iba ay hindi makatulog pag masyadong madilim because it triggers anxiety. Gumamit na lang ng isang lamp with warm and orange lights pag matutulog. Additional tips, iwasan ang nap time, invest in ergonomic pillows para hindi sumasakit ang leeg nyo pag matutulog, at mag-schedule ng daily exercise. Kung lahat ng tips na ito hindi nakatulong sa quality of sleep mo after 2 weeks, magpakonsulta ka na sa sleep specialist, lalo na kung madalas kang sinasabihan na malakas ang hilik mo. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.